Good morning guys, welcome to my YouTube channel, Kuya Oryx, video ko to 101. Well, nabuo yung vlog na to kasi meron akong isang item na hindi ko alam kung gusto kong ibenta o gusto ko pang i-keep. Kasi for me, yung item na to is very special dahil matagal ko nang gusto yung item na to, and then nakuha ko lang siya sa tamang presyo, and then alam niyo naman, ngayon, naka-quarantine tayo. So, need natin ng funds, need natin ng extra cash. So, nag-iisip ako ng mga bagay-bagay na pwede kong i-dispose. Eh, kaso, nagdadalawang isip ako kasi hindi ko alam kung worth it ba na pakawalan ko na siya. Kasi, alam niyo naman kami mga lalaki, pag kami mga gamit kami, very valuable sa amin yun. So, naisip niyo ba guys kung ano yung item na yun? May idea ba kayo? So, kung wala, eto yun. Charan! This is my favorite shoes. This is a Jordan 11 Winlike 96. So, doon sa mga hindi nakakaalam sa batos na to, pamaya malalaman nyo na. Pero syempre, bago natin panoorin kung ano ang nilalaman ng mga sapat ng sapatos na to, eh mas maganda, panoorin nyo muna to. Welcome to Kuya Oryx. Video ko to 101. Kung bago ka lang sa YouTube channel na to, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at syempre ang notification bell para lagi kang updated sa mga video ipopost ko. Welcome back guys! So kanina pinakita ko sa inyo yung special item na i-feature natin today. Ang gagawin naman natin ngayon, i-unbox natin siya para makita natin kung ano yung laman ng loob. So tingnan natin. Charan! Eto na yon. So, tingnan nyo naman ba guys, box pa lang, medyo magandang klase na. So, ang gagawin natin ngayon, titingnan natin kung gaano kaganda yung laman ng box na to, kung gaano rin kaganda yung sapatos na nasa box na to. Let's check it out. Yan. So, pagbukas mo pa lang ng cover, ng box cover niya, makikita mo kagad yung number 11 na sign, yung X tsaka yung I, kasi ito nga yung Jordan 11. So, tatanggalin natin. May cover ulit. Yan. Ito ngayon yun. Ito yung Jordan 11 Winlike 96. Actually, ang sapatos na to, ang original na colorway nito is color black. Eh yung tinatawag nilang Jordan 11 na breads. Meron din isang version pa nito, yung kulay white, yung tinatawag na mali na Concord. Ngayon, naglabas sila ng typical na colorway which is red. Ang tawag naman nila is Jordan 11 Winlike 96. So, itong sapatos na to guys, tingnan natin. Actually, itong sapatos na to eh lumabas nung December 19, 2017. So ang cost nito sa US is $220. So siguro kung nasa Pilipinas ka, ang worth value noon times 50, siguro mga nasa 11,000. Pero since dito sa Pilipinas binebenta to ng mga around 16,000 brand new. So ganun to kamahal. So, di ko nga, nung unang hindi rin ako paniwala bakit ganun siya kamahal. Pero nung nakita ko siya sa personal, ya talaga, makaka-in love. Worth it naman talaga yung price. Kasi, tinignan mo yung materials. Yan. 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 Yung logo. Yan. So, talaga namang worth it. Lalo nung sinuot ko na, wala ako masabi. Perfect siya talaga sa paa. Ang sarap niya, panlaro, makapit siya. At syempre, napaka-elegant yung design. Ngayon, sabi nila, based on my research, itong Jordan 11 na Winlike 96 daw, eh, di ba, nilabas nga siya noong December 19, 2017. So, ginawa to bilang pag-honor kay Michael Jordan sa pagkapanalo niya ng 6th title bago siya magretiro. So, ito nga yung sapatos na yun. So, ang question ko kasi guys, actually, matagal ko na sa rin gusto magkaroon nito.
nabili ko lang to na second hand, pero slightly used lang siya. Twice lang yata siyang ginamit ng tao. So nabili ko siya sa tamang presyo, around mga 9,500. So puwayag na ako noon, pero medyo mataas siya kung tutukos sa budget ko. Pero okay na rin naman kasi bibihira ang sapatos na to at bibihira ang merong ganito dito. So ngayon ang question ko, guys, pwede niyo ba akong tulungan? Gusto ko kasi siyang ibenta kasi alam niyo naman, 'di ba? Medyo nasa crisis tayo ngayon. So sa akin bilang family man, parang hindi naman worth it na i-keep ko pa. So, pero naghihinayang din ako. So, ngayon, kung gusto nyo, tulungan nyo ako. Pwede kayong mag-comment sa baba, sa comment section. Eh, ano bang gagawin ko dito? I-keep ko ba? O ibibenta ko na lang ba? Yung sapatos na to, siguro ang condition nito, mga around, kung ako tatanungin, ha, siguro mga nasa 9 pa. Kasi ginagamit ko lang naman to usually pang mall lang din. Pang office, pagpapasok ako sa work. Tapos, nagamit ko siya panlaro. Siguro mga twice, thrice, siguro mga lima. Limang beses ko siya ginamit na panlaro. Pero worth it pa yan. Tignan nyo. Makinis na makinis pa yan. Yan. So guys, sana matulungan nyo ako para mabigyan ako ng idea kung anong gagawin ko sa sapatos. So, kasi nakapanghinayang siya talaga. So, so sa mga gustong tumulong sa akin, please don't forget to write your comments sa baba. And syempre, paki-subscribe na rin yung video na to at saka paki-click yung notification bell para lagi kayo ma-update sa mga videos na ipopost ko. Actually, hindi lang naman tungkol sa sapatos ang ipinopost natin. Minsan, meron din tayo siguro mga magpo-postin tayo regarding sa travel, sa mga hobbies nyo like nito. At syempre, gagawa rin tayo ng mga tutorial. So, yun lang guys. Maraming salamat. Sana matulungan nyo ako. Thank you.